Okay, so hello guys, good afternoon. Kumusta ang mga OFW? Ayan na lahat nanggagalaiti sa galit. From last night, nakakabasa na ako ng mga posting about this 3% of OFW salary will be a mandatory payment for our PhilHealth. Nakakatawa lang kasi siya. This is my opinion, no, with regards to PhilHealth na to. Una sa lahat, hindi ko siya nakita nag-exist sa buhay ko as OFW. I've been a vlogger for 8 years or 9 years and marami akong mga problema ng mga OFW na nahahandle ko. From yung mga OFW na may sakit, may mga cancer, may mga anak na may mga naho-hospital, at kung ano-ano pang problema ng OFW, but never na pumasok sa picture na nagpasalamat sila na merong PhilHealth. Yun yung isang nakakatawa na balita, kasi parang bakit siya biglang naging mandatory. So, hindi ko alam kung sinong baliw ang nakaisip ng bagong batas na ito. Siguro kaya nakaka-react ng hindi maganda yung mga OFW sa balita na yan. It's simply because una, lahat tayong mga OFW, especially yung nandito sa Dubai ha, or sa UAE, kasi nandito ako, ano siya eh, automatic na may insurance ang employment natin. So, pag nagkakasakit tayo dito tayo magpapagamot. Hindi tayo uuwi sa Pilipinas para magpagamot doon. Kasi diba, parang magsasayang ka ulit ng pera para gastusin yun. Okay? Pangalawa, dahil sagot na nga ng kumpanya natin ang mga insurance natin dito, yung mga pag tayo nagkakasakit. And to be honest, kasama yan sa ano natin eh, sa sahod natin, di ba? Ang dagdag na privilege natin sa ating mga trabaho is that the company will give us medical insurance. So in short, hindi dahil sa free, hindi ibig sabihin na kasama yun sa budget ng kumpanya na pinagtatrabahuan natin. Kasama yun sa sahod na tinatanggap natin. Kasi binabayaran nila yon. Okay? So, ito pa, may dagdag pa na mandatory PhilHealth sa Pilipinas. So, dagdag gastos. Mababawasan pa na mababawasan yung sahod ng OFW. Okay? So, siguro talakayin natin to ng malaliman. Ayan, sa mga viewers natin siya. Guys, tell me your reaction kung nabasa niyo yung mga umiikot na news about sa 3% of our salary will be our mandatory payment for PhilHealth. So una, nakakainis habang binabasa ko yung mga article from a Filipino newspaper website to even non-Filipino na mga website, news website dito sa UAE. Number one, yung nakita ko yung pinost ni Attorney Barney. Natawa ako doon kasi parang kapag nagbakasyon ka, okay, at kapag hindi mo, kapag may mga late payments ka with your PhilHealth, okay, aside from the fact na kapag na-miss mo yung pagbabayad monthly, meron pang interest, okay, yung hindi mo pagbayad, okay. So ngayon, bakasyon ka sa Pilipinas, at kapag na-check nila sa system na meron kang due or mga months na hindi mo nabayaran, kailangan mo siyang bayaran. Okay? So, hindi ka makakaalis. I-hold ka nila. Hindi ka nila papayagang umalis ng bansa pabalik sa kung saan bansa ka nagtatrabaho. Okay? Pero ito, yung unang sentiment ko kasi dito is, alam nyo ba na maraming mga OFW ang hindi nakaka-uwi? Ang daming mga OFW na hindi nakaka-uwi. It's simply because
wala silang enough money, wala silang saktong ipon na pera, wala silang naiipon. Kaya hindi sila nakaka-uwi. Dahil ang totoo, hindi naman lahat malaki ang sinikita. Eh, maraming mga OFW ang nasa ibang bansa na ang kinikita ay hindi sapat. Okay? Kaya nga minsan, sino ba ang ayaw, di ba, na makauwi sa Pilipinas at makasama ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga magulang? Wala. Pero dahil nga, wala kang perang maitabi, dahil syempre, every month, nagpapadala ka ng iyong remittance sa Pilipinas para masuportahan ang pamilya mo doon, kasi sila din naman ang isang dahilan kung bakit ka nag-abroad eh. Right? Tapos ngayon, ganito yung nangyayari. So parang hinuhututan na tayo nito ng very, very obvious. Nakakagalit, nakakainis na habang binabasa mo yung buong article na parang walang puso yung si Raulong gumawa ng batas na yun. Okay, pangalawa, pag nagkakasakit naman yung tawag nito, yung mga anak natin o yung ibang kamag-anak natin o kapamilya natin sa Pilipinas, siyempre ang gagamitin mong PhilHealth ay yung PhilHealth ng asawa mo. Diba? Hindi lang ako sure kung totoo ba na yung mandatory PhilHealth payment na to is only subject to all OFWs. Pero yung mga Pilipino na nasa Pilipinas lang eh, hindi mandatory para sa kanila. So ano yung kaibahan? Are we mas hindi ba tayo Pinoy? Kaya ginaganito tayo? Hindi ba Pilipino ang trato nila sa mga Pinoy na nasa ibang bansa? Right? Parang unang-una, binabanggit din yung idea na tawag nito, na i-connect daw nila sa OEC ng mga OFW. Okay? So i-connect na nila doon. So ibig sabihin, ang OAC, as far as I understand, is our travel record. Kasi may mga ilang mga kababayan natin na kumbaga nakapag-travel sa ibang bansa or visit visa at dito na sila nakakuha ng trabaho. So through OAC, dito natin matcheck na okay, so at least malilegalize or magiging proper ang documentation ng mga Pilipino na nakahanap ng trabaho sa ibang bansa. And that has nothing to do with our PhilHealth sana. Pero, tama ba naman yun na i-hold ka? Eh, paano kung wala kang pambayad? So, ano gagawin nila? So, hindi tayo makakabalik sa trabaho natin. So, sa Pilipinas lang tayo. Ganun yun eh, di ba? So, siguro yung kaya nakakagalit to para sa mga OFW, aside from the fact na obviously, ginagatasan na lang talaga tayo, is wrong timing siya. Okay, with the situation na meron tayo, nakakagigil siya. Dahil una sa lahat, ako po personally, I experience it, no, yung mga comments ng ilang mga viewers natin na hindi nakakatanggap ng support, financial support, ang mga pamilya natin sa Pilipinas because sabi nila dahil may anak daw na abroad. Ako, to be honest, yung kapatid ko, minessage ako, yung nanay ko daw is kalahati lang yata yung binigay ng financial support sa kanya. Kasi abroad daw yung anak niya. Okay, so it's fine, I understand. Walang problema yung ganon. Pero, ang tanong, alam ba nila lahat yung sitwasyon ng mga OFW sa ibang bansa? Na halos lahat sa atin is wala naman talagang emergency fund eh. Right? Na all of us, most of us rather, are not ready for this pandemic. Wala tayong extrang pera para isurvive natin for 3 months or for 6 months. Ako, nakaka-receive ako ng mga messages ng mga Pinoy na humingi sila ng tulong sa akin financial. Wala na silang makain, wala sila, kung ano-ano na lang binibenta nila sa akin para may pamdagdag bayad sila sa upa ng bahay nila. Kasi po, dito sa abroad,
tuloy yung ano expenses eh. Kahit wala kang trabaho, kung wala kang sweldo, kung tinanggal ka sa trabaho, magbabayad ka pa rin ng titirhan mo. Kakain ka pa din. Alam mo yun? So ngayon, ano ang ipapadala nila sa pamilya nila sa Pilipinas? Wala. So yung sinasabi ko dito is, yung timing na to na nakakagago, diba, parang inapin na nga tayo, tapos ito pa yung gagawin nila na teka lang, okay? So paano to? Ano bang kapalit nun? Parang, nakakainis lang sa pag-usapan. Kaya siguro parang, minsan nawawala ako sa sinasabi ko dahil ayokong magmura. Okay? Pero, yung pag-usapan natin itong PhilHealth na to. Una, yung PhilHealth is, dapat katuwang natin siya, di ba? Na in case na magkasakit tayo and all, but then that's optional. That's supposed to be optional. Kasi una, hindi natin siya kailangan dito sa Pilipinas. Okay? Ang isang nakikita ko lang na advantage natin of having that is magbe-benefit dito yung mga beneficiaries natin, yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas na nagkakasakit. Pero kasi kung kapatid mo naman, meron ka namang kapatid doon na beneficiary din niya yung nanay mo or kung sino yung babang kapatid mo doon, hindi ba redundant na yun? Kaya ka ako hindi na ako kumuha ng PhilHealth kasi my sister is my PhilHealth siya. So, eh sabi niya dyan, kakasura sila. Hindi ko nababasa kasi medyo mabilis yung mga comments. So, alam mo sa totoo lang, walang utak yung gumawa ng nung pagmamandatory ng ano na yan. Hindi natin kilala ang PhilHealth dito sa abroad kasi never a chance na ako sa tagal ko dito, wala ako narinig dito na isang kabayan ko na sir, pati hindi ka lumapit sa PhilHealth. Kasi dati ang dami kong mga kababayan na mga tinutulungan dito noon na may mga sakit, may mga cancer sila, may mga kung ano lang nararamdaman nila, but then lagi silang lumalapit sa mga charity. Pero never pumasok na ilapit mo sa PhilHealth. Puki ng ina. Diba? Oh, okay. 3% is 3% yun. Ano to? Diba? Wow, tapos nababasa natin sa mga article, may posibilidad pa na umabot sa into 5%. Okay. So siguro kailangan talaga natin dito magkaisa. Siguro sa lahat ng mga viewers natin, and guys, I shared one petition. Kailangan natin mag-ingay. Kailangan natin ipakita sa PhilHealth ang panggagago na ginagawa nila na this is not fair. Hindi ito patas, especially sa ating mga OFW. Parang malabo sa. Okay, malabo sa. Nakakagalit lang. At nakakainis. Okay. Kailangan ko ikumpo sa sarili ko. Okay, so... So, ito guys. I'll try to connect with some of our kababayan dito sa Dubai. Kung ano yung action na pwede natin gawin. I think kailangan natin magkaisa this time. Okay na hindi dapat. 'Di ba? Alam mo naiinis ako tong idea na 'di ba tinatawag tayong tinatawag tayong buhay na bayani, right? Tinatawag tayong buhay na bayani. Ngayon naiinis ako kapag naririnig ko yung idea na 'yan. It's simply because sa panahon ng pandemic, less priority tayo. Okay? Tapos ngayon, may mga mandatory payments tayo na hindi naman natin napapakinabangan. Buti pa nga sana kung ginawa na lang na parang mandatory na parang hulugan na habang nagtatrabaho ka dyan sa Dubai. O Juni, maghulog ka ng 26,000 pesos a year para in case na umuwi ka sa Pilipinas, pagdating mo sa airport, o Juni, ito na yung 26,000 mo na inipon
gamitin mo yan dito sa Pilipinas. Hindi yung 26,000 mo. Diba? Ibabayad mo ito something na hindi naman siya ganun ka-importante. Man, 26,000. Or is it 21 or is it 26,000? Wow! Ako, personally, ang dami kong kasing as part of my job and as part of me na nakikipag-usap sa mga OFW sa aking YouTube channel o sa aking page, nakaka-receive ako ng iba't ibang problema ng mga Pilipino. And number one problem po nila, hindi po talaga sapat ang sahod eh. Hindi talaga sapat ang sahod. Okay? Kaya nga lahat pinapasok kahit ano na lang na sideline dito eh. Okay, kasi anong magagawa ng isang simpleng OFW na ang sinasahod ay 2,500 dirhams? Okay? Sa 2,500, magbabayad siya ng bahay ng ano? Wala ng bahay ngayon na 500 dirhams eh. Nasa 1,000 na. So 1,500 na lang. Si OFW, kakain yan. Okay, kakain yan. Mamamasahe yan. Magbabayad dyan ng bahay. Magkano na lang matitira? Tapos, eto, parang feeling mo pag hindi na nakabayad, tapos na ang pangarap mo kasi nga i-hold ka nila sa airport. Asa na yung right natin to travel? Diba? Parang, ako, marami ako mga nakakausap dito na at nakikilalang mga ibang lahi. At alam nyo ba, tayo mga Pilipino lang, yung masyado tayong sakal na sakal sa pagta-travel eh. Yung right natin to travel, nanginginig ako sa galit. Sa atin, napakahirap umalis sa bansa. Sobrang higpit. Okay? Ang daming perang nasayang ng mga na-o-offload ng mga Pilipino na ang tanging hiling lang naman is, alam mo yun, makipagsapalaran sa ibang bansa at maring makahanap ng trabaho. Pero wala eh, hinuhold. Diba? Kasi parang kukwestiyonin yung pagkatao mo. Alam mo yung pakiramdam mo dyan sa immigration? Yung pagkaharap mo ng immigration, parang nanginginig ka na kahit wala ka namang krimen na ginawa. Pero ang tingin sa'yo, parang kang inuusig na parang kang kriminal. Alam mo, noong first time na nag-travel ako, yun na yun ang pakiramdam ko. Okay? Na ang liit-liit ng tingin sa atin. So ngayon, ito naman dahil umaasa tayo na mas maganda yung maaring kikitain natin sa ibang bansa. Kaya pinilit nating lumayo eh. Alam mo yung hindi kasi nila alam yung idea ng hirap na hindi mo kasama ang pamilya mo. 'Di ba? Hindi nila alam 'yon, hindi nila alam 'yon. Akala nila ang mga OFW nagtatrabaho sa ibang bansa, puro enjoy lahat. Ako personally na experience ko, ang hirap umuwi. Right? Pero hindi ko alam ano na nangyari sa gobyerno natin, pero siguro kailangan talaga natin magkaisa. This time, kailangan natin magkaisa. Kailangan nating gumawa ng ingay. Kailangan natin tutulan yung feel head na to. Hindi nga. Screw. Okay, PhilHealth na lang ang binuhay ng mga OFW. Okay, magbabasa tayo ng ilang mga comment guys kasi hindi ako nagbabasa kanina kasi talaga naiinis ako. Sabi ni Leo, sabi niya lalong papahirapan ang mga OFW kaya magagalit na si Lord sa nangyayari sa gawain nila. Alam mo, may isa pa ako nabasang article. Kapag hinire ka at kapag nagkaroon ka ng trabaho, correct me guys if this is correct or this is wrong, na kapag nakakuha ka ng trabaho papuntang abroad, bago ka umalis ng bansa, magbabayad ka na agad? Talaga? Magbabayad ka na agad? Wala ka pang kinikita.
Yung syempre may mga placement fee ka na babayaran dyan sa Pilipinas. Naalala ko dati may kwento sa akin na pati electric fan nila kailangan niyang ibenta kasi kailangan niya ng pambayad. Okay? Yung kalabaw na ginagamit, hindi naman kalabaw, yung baboyan ng nanay niya, okay, na dapat puhunan nila, magsisimula sila ng baboyan para magkaroon sila ng business na later on ibibenta nila paanakin at ibibenta. Anong nangyari? Ibinenta nila. Kasi nga kailangan niya ng pera dahil lahat buong pamilya niya umaasa sa kanya. Nakapag-trabaho na yan sa abroad, eh, makakatulong na siya ng malaki sa pamilya niya. Pero hindi, dagdag bayarin pa itong yung initial payment na kailangan itong bayaran as PhilHealth member. Okay, sabi niya wala kasi makurakot yung ibang mga tiwaling opisyal, kaya naisip nila yan. Sabi ni Marivic, big no for PhilHealth, hindi natin mapapakinabangan dito sa abroad. Pinas okay yan sa kanila doon, sobrang laki ng dagdag nila para na tayong na-scam yan. Qatar po kami. So ito yung ano, no, this is a daylight scam. Ito yung legal na pang-hold up sa ating mga OFW. Okay? Kagabi ko pa siya iniisip, sabi ko, kailangan ko makahanap nung ibang ano, ibang anggulo, okay? Pero wala tayo nakakita, even experts, and considering nabasa ko kanina yung pinost nga ni Attorney Barney, kahit yung attorney na mas marunong sa batas, eh nagdi-disagree dito, then paano pa kaya tayo yung mga normal na mga ordinaryong OFW lang? Tayo yung tatamaan dito eh. Sana gawin na lang nila, yun nga, yung unang sinadjust ko kanina na may automatic tayong hulog as our ipo na every time na umuwi tayo, may pera tayong magagamit sa Pilipinas. So I'll try to coordinate it with some other Filipino na nandito sa Dubai na makakatulong sa atin when it comes to how to make our move na mas marinig ng gobyerno natin sa Pilipinas na hindi natin to kailangan. And this is bullshit para sa ating lahat. Sabi ni, okay, sabi ni Annette, ang daming binayaran ang PhilHealth sa mga hospital na may COVID patients. I'm not against sa ginawa nila para sa mga kababayan natin, pero bakit parang tayo na OFW yata ang gagatasan para makabawi? Uy, nasa na yung mga payment dati ng mga, ito nga ate, ato ate. Kung yan yung issue nila na dahil wala silang pang recover doon sa mga nagkaroon ng positive sa COVID. Eh, ilang taon na ba nagbabayad ang mga members? Nasaan yung pera? Diba ano to? Yung ngayong pera lang ba ang maiipon nilang gagamitin pa lang doon? So, parang diba, nakakatawa siya, diba? Kasi parang, ano to? Asan yung pondo? Nasa, hindi dapat ganun. Lord. Kanina lang may nag-message ulit sa akin at ito nga, wala silang sahod, wala silang trabaho. Gusto ko tumulong, eh, hindi ko kayang makatulong dahil pare-pareho tayo ng sitwasyon ngayon. So, okay, sabi dito ni Sony, sabi niya, kala kasi nila nagtatai lang tayo ng pera. Ni hindi pa nga nakaka-recover ang mga OFW sa crisis ng COVID, may ganyan na kagad sila. Pero 'di ba nabasa niyo, parang sa news, December pa siya eh. Hindi siya ngayon lang ginawa, December pa siya. So, ibig sabihin, plano nila talaga 'to na nagatasan talaga yung mga OFW. Siguro ang isa pinakaayaw ko sa lahat is yung dahil may late payments ka. At dahil may late payments ka, if nagbakasyon ka sa Pilipinas, hindi ka palulusutin sa airport.
Doon ako galit na galit. So ano mangyayari sa OFW pag hindi nakabalik? Meron ba silang maibibigay na trabaho sa mga Pilipino dyan sa Pilipinas? Diba? Dati, meron ako nakausap na isang OFW, sabi niya, ang hirap ng sitwasyon niya eh. Pero sabi niya, sir, ayaw niyang mawalay sa mga anak niya eh. Lalo na yung, di ba, maliliit pa yung mga anak niya, lalo na sa isang ina. Ang hirap nun na mag-desisyon kang lumayo. Okay? Na alam mo, later on, hindi ka nila makikilala. Na later on, na kahit lahat ng sakripisyo mo sa abroad, ikaw pang lalabas na masama sa mata ng mga anak mo kasi hindi mo daw sila mahal dahil mas pinili mong lumayo kaysa makasama sila. Di ba? Pero kasi wala nga kasing trabaho sa Pilipinas. May trabaho man, napakaliit nga ng kinikita, it's not enough. So, ang dito, like sa Dubai, ako sa dami ng connections at mga nakilala ko, mas malaki ang porsyento ng Pilipino na hindi sapat ang kinikita. Na sakto lang. Na, alam mo yon, na kailangan mag-sideline. Na kailangan mag-double work. Na kailangan hindi matulog para may papadala sa mga anak nilang mga nag-aaral. Okay? So paano yun? Yung responsibilidad, meron ba doon? Iko-consider ba ng PhilHealth yung ganon? Na sige, singilin mo ako mandatory ng ganito. Pero it should be justified. Na teka lang, magkano ba sinasahod ni Junie? Okay, magkano ba sinasahod niya? Magkano ba responsibilidad niya? Magkano ang kailangan niyang ibawas sa kanyang sahod? Tapos kukunin niyo yung 3% na yan. Paano na si OFW? Gusto niyo maging pokpok lahat ng mga OFW? Siguro they have to do something about this. Siguro kailangan nilang baguhin yung proseso. Okay? Or gawin nilang mas more beneficial sa mga OFW. Kasi tayo, if this is a sincere support para sa atin, for sure, walang tatanggi nito eh. Pero obviously, this is a stupid idea na nakukuhanan tayo, babawasan yung sahod na kinikita natin na kulang na nga. Gusto pa nila yon na God. So wala na lang mag-OFW. So paano yan kung lahat tayong manatili na lang sa Pilipinas? Ano mangyayari sa atin? Then lalo tayong lulubog. Pinagmamalaki pa naman nila na ng mga buhay na bayani, pinapatay naman nila. Minsan, sa totoo lang, bilang isang OFW, parang ang sarap pakinggan na, buhay na bayani yung mga yan. Kundi dahil sa atin, kumusta na ang ekonomiya ng Pilipinas? Nakakatuwa. Pero hindi nila alam yung idea, okay, na yung remittance na pinapadala natin sa Pilipinas na nakakatulong para tumayo ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi nila alam ang kapalit noon sa laki ng amount na pinapadala natin is is dito sa Dubai, 'di ba? Nakikita nyo. Lahat ng Pilipino nakikipagsiksikan na lang sa mga hindi na magandang tirahan para lang mas makapag-ipon sila ng mas malaking perang ipadala sa Pilipinas. Alam mo yun, yung pagod ka sa trabaho maghapon, tapos siyempre kailangan mo magpahinga, pero ang titirhan mo, ang uuwian mo, isang napakaliit na room or ilan ba? 10 kayo sa isang room, siksikan kayo doon. Pinili mo yung ganong option kasi mas alam mong makakatipid ka eh. Sino bang may gusto na titira ka na kasama mo 10 kayo na alam mo yun na asang tanging silbi na lang talaga ng kwarto mo is talagang higaan at tulugan na lang. Hindi siya
hindi ka talaga, hindi talaga yung totoong pahinga. Nakakatawa. Sana may ganun ba? May ganun ba sa gobyerno natin na inaalam talaga yung totoong buhay ng mga OFW bago magkaroon ng ganitong mga mandatory payments na ibinibigay sa atin? 'Di ba? Nakakagali. Siguro ako naiipon yung inis ko. Kasi I receive messages of kababayan na iba-iba yung sentimiento. Okay, maybe for some, maliit na halaga to. Kasi mag-ano lang ba naman yung 26,000 pesos? Maliit lang yan kung i-convert natin. Pero kasi, kulang nga yung sahod eh. Hindi lahat ng OFW pwede dito sa patakaran na gusto nila. Merong iba na mga kilala ko dito, maliit na halaga lang to eh. This is nothing. Pero paano yung iba? Yung kulang. Kulang yung sinasahod. Ngayon sa mga viewers natin san, ilan sa inyo yung ano, yung sumahod ka pero meron ka pang naitabing 500 dirhams after a month? 'Di ba? Wala eh, ang tawag sa atin dito mga revolver lang, pinapaikot lang natin yung pera. Kaya napakahirap. Kaya nga 'di ba minsan para talaga gusto mo makaipon kahit nitong lintik na emergency fund, hindi nga natin magawa eh. Paano kung magkakaroon ng emergency fund? Eh, kulang. Eh, ano nangyari ngayon? Ito, may pandemic, wala tayong pera. Wala tayong pang-survive sa loob ng isa, dalawa, tatlong buwan. Nga. So, alam mo yun, wala dito. Saan ka lalapit? Kanino ka pupunta? So, uulitin ko lang, ayun, sana lang maintindihan ng PhilHealth na they are useless sa buhay nating mga OFW. Hindi ko sinasabi na walang magbe-benefit nito, but what I'm trying to tell you lang is that hindi majority of OFWs are really taking advantage of the benefits ng PhilHealth. Eh, yung iba nga dito, di ba nga, doble-doble na yung insurance. So, ang nakakatawa lang kasi, PhilHealth. So, pag may sakit ako, for example, ako si OFW na active payer. Okay? Ganda eh. Ganda ng plano nyo sa amin eh. Magbabayad ako buwan-buwan. So, pag nagkasakit ako, saan ako pupunta? Sana kung may affiliation kayo dito na mga hospital na pwede namin puntahan, baka po pwede. At i-re-require na dapat namin sa aming mga employer na huwag na kami bigyan ng insurance or healthcare, idagdag na lang yung sasahod namin. Diba? Dapat ganun. Kasi okay lang yan eh. Parang at least yung budget ng mga employers ng mga OFW, eh instead na ibawas doon sa budget nila sa kanilang pasahod, eh gawin na lang cash. Diba? Kasi nandiyan na si PhilHealth na sobrang galing eh. 'Di ba? Tapos pag ako nagkasakit dito, saan ako dapat meron akong hospital na pwedeng lapitan dito na magagamit ko yung PhilHealth na 'yan? Right? So kasi kung hindi nila gawin 'yan, so uuwi ako sa Pilipinas. May sakit na ako. 'Di ba? Kailangan kong magkano ticket kapag emergency? Ang mahal ng ticket. Hindi mo naman pwedeng i-schedule na kailangan may sakit ako ng October 22. So para makabili na ako ng ticket ngayon, para sa October 22, ready na ang ticket ko para mura-mura pa. Pero kasi hindi ganun eh, hindi mo na i-schedule ang sakit mo. So ano to, bibili ako ng ticket, magkano? 2-way, 3,000, 4,000 dirhams. Para ma-enjoy ko ang benefit ko na nandun ako sa hospital sa Pilipinas at gagamutin niyo ako. Hindi ganun eh, at saka yung redundancy. Diba? Kung iniisip nila isang dependence natin, fine. Walang problema, pero kasi may mga kapatid din kami na may mga PhilHealth na dyan sa Pilipinas. Hindi ba pwede maging independent nila yung dependent din namin dito? O yung mga mag-asawa, yung asawa naman niya may PhilHealth na sa Pilipinas, hindi ba niya makukover ng benefits niya, yung anak nila?
At alam mo, yung nakakapikon sa lahat, yung mandatory lang siya para sa mga OFW. Discrimination itong sobrang laki. Okay? Discrimination itong sobrang malaki. Alam mo yung tipong tingin sa'yo ng ibang tao as OFW para kang hero. Pero itong gobyerno natin, tingin sa atin mga bobo na kapag, alam mo yun, na kapag naglabas sila ng batas, eh akala nila lahat susunod lang na walang na parang walang utak. 'Di ba sabi ni Nympha? Sabi Sir Junie, tama lahat ng sinasabi mo, sana iparating natin sa pangulo. Yun nga guys, siguro kailangan natin magkaisa talaga. Let's support each other. Siguro eh, hindi ko alam ang sasabihin ko kasi galit lang nararamdaman ko eh. Sabi ni Macleaks, kung ang PhilHealth ay napapakinabangan natin at pamilya natin sa Pinas, why not? Pero wala, nagbabayad ka lang na wala namang nangyayari. Hindi naman nagagamit. Kaya nga. 'Di ba? Ako to be honest, kung totoo lang, hindi ko kailangan ng PhilHealth. Kasi okay naman dito sa Pilipinas. Alam mo yun, mas mabuti pang hanap, kumuha ka na lang ng mas magagandang mga health insurance. Sa gobyerno natin, ang hirap kayang lumapit sa gobyerno natin. Nakita natin yan, in case of emergency, hindi ganong kadali. Hindi ganong kadali lumapit sa gobyerno natin. Tingnan mo itong pandemic na to, itong COVID-19 na to. Diba, madali ba? Kailangan pa natin patunayan sa kanila na talaga naghihirap ka bago kanila bigyan ng tulong. Oops. So yun lang, sa totoo lang, ayoko nang inialam sa mga topic ngayon. Okay, as much as really I can, ayoko talaga eh. Itong mga issue ng mga ayuda na yan, ayoko nang sumali. Sabi ko, hindi na, pero wala eh. Ito kasi, itong bagong batas na gusto ng PhilHealth, is pang matagalan to eh, kapag hindi natin to pinigilan eh. Imagine, kasi kapag pinayaan natin to sa unang pagkakataon, mag-i-enjoy sila, itutuloy-tuloy nila yan. Okay? Itutuloy-tuloy nila yan. Imagine mo ngayon nga, sinasabi natin 3% pa lang yung mga balibalita natin, but then later on, it will become 5%. Wala, hindi na talaga nakakatuwa ang ano. Hindi na nakakatuwa ang nangyayari ngayon. May sabi ni Ate Maria Miguela, sabi niya, hello PhilHealth sa Republic Act. Wala namang sinasabi na mga Pilipino migrant at OFW automatic na premium contribution. Bakit sa PhilHealth Circular, eto nga, premium contributors kami. Iba ang cost of living sa Pinas at sa abroad. Kaya nga ate, ito nga yung nakakapikon eh. Okay? Mandatory. Okay. Alam mo yung the way how I read yung kanilang mga posting, alam mo yung nakakagago? Parang, alam mo yun, nakakabastos. Right? Nakakainis na parang kang may utang sa kanila. Okay? Parang may utang ka sa kanila na para silang naniningil na. Pero alam mo, ang daming inaapakan nitong karapatan nating lahat eh. Una, our right to travel. Okay? Tayo na nga ang pinakamahigpit na ano eh, na bansa na makaalis eh. Sa alam mo, sa ibang bansa, for as long as you have visa, you can fly. Pero sa atin, bakit marami mga Pilipino na gustong makapunta sa ibang bansa? Bakit? Kasi nga walang kinikita dyan eh.
'di ba? Wala nang maliit ang sinasahod sa Pilipinas. Ako even until now, may mga nababasa ako mga messages ng mga followers ko sa aking YouTube channel. My God, mga professional na sila sa Pilipinas, but then they're still planning to go and work sa abroad. Eh paano pa yung mga hindi professional? Right? So ngayon, wala, nanghihina lang talaga ako. Kailangan talaga natin magkaisa dito. Nakakainis. Ako kasi guys, hindi ako nagiging emotional, hindi ako nagiging ganito. Not only just because of myself. Hindi ako nagre-react para lang sa akin. Kasi ako, kakayanin naman eh. Kung ipipilit ko talaga, kakayanin naman eh. Eh kung yan talaga ang batas, anong magagawa ko, right? Pero kasi ako, I'm speaking in behalf of so many OFWs na nakakausap ko. May alam mo yung paano ba to? Kasi yung vlog na ginagawa ko is to inspire OFWs, to give them motivation. So sila, dahil nagtitiwala sila sa akin, sinishare nila sa akin yung mga problema nila, yung problema nila sa asawa nila, problema nila sa anak nila, problema nila sa amo nila. Halos everyday, may natatanggap ako mga ganung mga messages. So alam ko, when it comes to financial talaga, yun talaga yung pinakadahilan kung bakit nasa abroad ang karamihan sa mga Pilipino. Pero masakit sa para sa akin naman na alam mo yon, yung paano kung kayo nasa sitwasyon ko. 'Di ba na may nag-message sa iyo na sir, kailangan ko pa ng extra job, kailangan ko ng sideline kasi ayokong tumigil sa pag-aaral yung anak ko. Kasi kulang yung sahod. Siguro, sana lang talaga yumaman lang talaga ako. Babayaran ko rin yung lahat ng mga PhilHealth ng mga Pilipino. Diba? Nakakapikon. So ngayon, kailangan natin magkaisa. Siguro, maybe, taga Dubai tayo, yung mga viewers natin, gamitin natin ang social media. Siguro, kailangan lang natin legal support. Kailangan natin ng ilang mga Pilipino. Okay, may mga contact naman tayo. Sana matulungan tayo ni Attorney Barney. Ano yung mga legal actions na pwede nating magawa para iparating sa PhilHealth. Itong wala eh, bobo ang tingin nila sa atin. 'Di ba? Bobo, akala talaga nila sa mga OFW robot. Alam mo 'yon na sige, magtrabaho kayo doon, okay? At kailangan, imagine mo, 26,000 per year. Ilang milyon ang OFW. Ganyan kalaki ang ibubulsa ng PhilHealth. Plus, interest pa sa kapag hindi ka nakabayad on time. Plus, okay, ihuhold ka nila sa airport sa Pilipinas kapag may mga utang ka pa sa kanila. So yun lang guys. Ang sarap manapak ngayon. Kasi may mga chat groups ako. Okay, may mga chat groups ako na lahat pinag-uusapan ito at lahat nagmamakaawa talaga. Na this is too much.
At saka, ang totoo niyan, yung recovery natin after this, hindi naman next month, tapos na lahat to eh. And all of us, right away, babalik sa normal. Diba? So, kailan na implemented dyan? Magsisimula na ba yan ngayon? O nagsimula na ba yan? O paano yan next month? Kung sisingilin na ba tayo? So, pag hindi na ba tayo nagbayad, may interest na? Diba? Ang galing. Eh, paano yung OFW ngayon na walang trabaho, yung tinanggal sa, anong, yung walang, no work, no salary, yung rule. So, may utang na agad. Eh, paano yan? Kung, di ba, kailan pa makaka-recover yung mga employers? Kasi lahat naman ngayon, apektado. Hindi lang naman ang mga ordinaryo na OFW, kahit mga businesses are affected. At sabihin natin, ang recovery, hindi siya ganon agad-agad. Right? Hindi naman agad-agad ang recovery eh. We have to wait for, if in case man dumating yung point na matigil na lahat to, it will take like 6 months or 1 year bago maging normal talaga lahat. Pero tayo, dahil nga mandatory yan, may utang na tayo kasi hindi natin kaya magbayad eh. Diba? So wow. So ngayon, ramdam na ramdam natin ang pagiging Pinoy. Lubog sa utang. Lubog na nga tayo sa utang natin, na personal, ilulubog pa tayo lalo ng gobyerno natin. Ng PhilHealth na yan. So, wala. Masanay na lang talaga tayo. Sabagay, Pilipinas, lubog sa utang, di ba? Di pa nga napapanganak ang isang Pilipino, may utang na eh. So, siguro, gusto nila talaga iparamdam na sa atin na talaga magiging normal norm na lang Pinoy na may utang ka. Kailan ba natin maranasan yung ma-enjoy man lang na mamuhay tayo ng simple na walang utang? Pero hindi eh. Di ba? Kakainis. Okay, sabi ni Lem, Samia, di pwede yan. Paano na kapag nagkakasakit ka dito sa abroad? E di, nakakapagbayad ka na tapos dumating na nagkakasakit tayo. Just in case, yung PhilHealth ba natin magagamit dito, di ba? Hindi, di ba? Paano yan? Okay? May rule ba dyan na paano kung nagkasakit ang OFW? Saan nga siya pupunta? Paano yan kung mawala ng trabaho si OFW? Mapapakinabangan ba yan? Well, sana lang try nating pag-aralan pa o tingnan natin yung sagot ng PhilHealth sa mga post natin. Gawa tayo ng plano. Okay, makipag-cooperate tayong lahat. Total lahat naman nasa social media eh. Dito kailangan natin lahat magkaisa. Okay? Kailangan natin magkaisa. Tingnan natin kung ano magagawa natin. Try natin makipag-usap sa ilang mga mas marunong sa batas. Ano yung legal action na pwede rin natin magawa para marinig nila yung hinaing natin? Siguro yun yung magagawa natin ngayon. Di ba nakakatawa yung mga Pinoy? Nakakatawa, nakakaawa mga OFW. Grabe, ang awa ako kasi alam mo yun. Yung andahan, wala eh. Yung timing pa talaga, wow. Kung may magagawa lang din ako talaga, bakit hindi? Diba, hindi ba dapat automatic na yon na may record naman eh, may OWA naman, may OWA record naman tayo lahat, bakit kailangan pa mag-submit ng anything para makatanggap ng tulong, pinansyal? Ano bang record? Anong silbi ng OWA records? Bakit kailangan pa natin mag-submit ng mga documents? Kasi one time, meron akong kakilala, hirap na hirap siyang kumuha ng mga certificate of employment or whatever. Kailangan pa ng proof. Eh, paano yung mga hindi madudunong sa mga ganong klase mga submission ng documents? Wala, eh di nga. Tangina.
Paano sila makakapag-submit? So hindi, kailangan, kasi nga, di ba kailangan pang mag-submit? Anong silbi ng records ng gobyerno na hindi tayo na natitrace kung sino yung mga OWA members and all? Bakit kailangan, di ba? Bakit kailangan pa ng ganun? So ngayon, tira mo, ito yung palpak ng gobyerno natin, di ba? So itong PhilHealth na to, mandatory na tayo nung payments dyan. Gaano pa talaga sila ka makatao kapag in case na kailangan na natin ng tulong talaga nila later on? Ay. Okay, so yun na lang siguro muna ngayon. So pero try natin na gumawa ng action. Kailangan natin ng cooperation, kailangan ko ng tulong nyo. Lapitan natin yung mga pwede natin lapitan, yung kailangan natin tutulan to. Feeling ko ngayon para akong rebellious. hindi kasi siya tama eh. Hindi kasi siya tama. Hindi siya applicable para sa lahat ng OFW. Okay? Kasi because of the fact na kulang nga kasi ang sinasahod ng OFW eh. Nagmumukha lang namang malaki ang tingin nila kasi nga dahil malaki ang pinapadala ni OFW sa mahal nila sa buhay sa Pilipinas. Dahil kahit magutom sila dito, wala silang pakialam because mahal nila ang pamilya nila. Naiinis ako. Wala bang ganong record? Di ba dapat may mga ganong research? Ang ilang mga gobyerno na natin na nakabase dito sa abroad? Na teka, magkano na ba talaga ang cost of living dito ng mga Pilipino? Magkano na ba talaga normally ang record? Magkano ba talaga on average ang nasasahod ng mga Pilipino? Di ba? Kasi hindi dapat yung data natin, yung salary lang eh, pati yung sana yung cost of living nila. May ganun bang pagmamahal ang gobyerno na ginagawa sa mga OFW? Kasi yes, kung pag-uusapan natin dito yung laki ng pinapadala ng mga OFW, yes, malaki! Kasi wala eh, kailangan ni nanay. Diba? Wala eh, na-hospital ang asawa ng kapatid ko eh. Kailangan niya ng 80,000. So, ano? Diba? So, like ako, kailangan ng kapatid, ng asawa ng kapatid ko ng pera sa hospital kasi may cancer siya sa matres niya eh. Ano gagawin ko? Diba? So bilang isang OFW, hindi ko naman pwede sabihin eh, hindi ko naman asawa yun, asawa ng kapatid ko yun, bahala siya sa buhay niya. Pero hindi tayo ganun eh. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi. Kasi kapatid mo eh. Di ba matitiis mo ba yun? Hindi eh. O ngayon, lockdown. Madali bang lumapit? Hindi rin eh. So ngayon na, sa totoo lang, parang I come up with the conclusion talaga na dapat talaga tayo, independent tayo eh. Hindi tayo umasa sa gobyerno eh. Alam mo yun? Dapat talaga maging ready ka eh. Huwag kang umasa-asa sa gobyerno na yan eh. Kasi kahit ano pang gawin naman, napakahirap lumapit. So yun lang, nakakawalang gana yung balita na lumalabas. Hindi sana ngayon, hindi sana ngayon to. Na lalo na pinakita nila kung gaano sila ka walang kwenta sa tulong nila sa mga OFWs. Okay guys, so babasahin ko yung mga messages nyo and tingnan natin, try natin humingi ng tulong para magkaroon tayo ng boses, para tutulan itong, kasi applicable to sa ating lahat eh, sa lahat ng mga OFW to, hindi lang naman to dito sa Dubai eh, para to sa lahat. Masyado nang naaapakan yung ating mga karapatan. Okay, masyado na tayong ginagatasan. Hindi na to tama.
Okay guys, kailangan mo nang huminga. Salamat.